Mainit na usapin sa showbiz ang kinakaharap na issue ni Super Tekla kung saan inireklamo siya ng kanyang live-in partner na si Michelle Lore Banaag sa programa ni Raffy Tulfo na Wanted sa radyo. Una nang dinepensahan ni Donita Knows ang kaibigan at kapwa komedyante sa mga usapin. Gayun din si Ogie Diaz na pinabulaanan ang mga paratang ni Michelle kay Tekla. Maging ang unang kinakasama ni Tekla na si Irene ay sinagot na rin ang mga paratang ng kinakasama nito ngayon. Ayon kay Donita, hindi po totoo yon na parang hindi mo na makikipagtalik bago siya magpakain. Sabi ni Donita, sa 4 na taon, ganon ang gagawin? Kung ako ang babae, isang buwan pa lang ganyan gagawin mo sa akin, di mo ako papakainin dahil hindi ako pumayag. Siyempre sir, di ako papayag na ganon, di ba? Ayon naman kay Ogie Diaz, tinanong din daw niya si Tekla at sinabi ni Tekla na hindi totoo. Sabi rin ni Tekla, nag-iimbento na lang siya, Ogie. Yun ang sabi ni Tekla kay Ogie Diaz. Ayon pa sa manager ni Super Tekla na si Rose Conde, ang lahat ng ito ay planted. Planted na ipapatulfo si Tekla ayon kay Miss Conde. Gumawa sila ng video para ipadala ito kay Tulfo. Maging si Bubay na kasama ni Super Tekla sa isang TV show ay pinagtanggol din si Super Tekla. Nagsalita na rin ang kapatid ni Super Tekla na si Alex Librada. Sa kanyang Facebook post, ipinakita niya ang suporta sa kapatid sa kabila ng kontrobersyang kinakaharap nito ngayon. Pinabulaanan din niya ang mga paratang na ibinabato ni Michelle Lore Banaag laban sa komedyante. Sinabi ni Alex na kilala niya ang kapatid higit kanino man at alam niyang mabuting tao ito. Taliwas sa mga ipinupukol na di umano'y paninira lamang sa pagkatao nito. Mabibigat na salita ng pagsuporta ang ibinahagi ni Alex Librada ang naipost niya sa kanyang Facebook noong October 23. Ayon pa kay Alex, mula pagkabata ay kasama at kilala na raw niya ang komedyante na likas na mabuti noon paman. Sabi pa ni Alex, kung mayroon mang tao na mas nakakakilala kay Super Tekla o Romeo Librada, walang iba kundi ako. Ako simula pagkabata hanggang ngayon, magkasama kami. Ako ang nakakaalam kung anong ugali mayroon siya. Ang bahagi ng post ni Alex patungkol kay Tekla. Inamin niyang masama ang kanyang loob dahil sa mga ipinupukol na di umano'y maling paratang at akusasyon sa kanyang kapatid. Dagdag pa ni Alex, masakit sa kalooban na ang kapatid ko na mabait at mapagbigay ay masasangkot sa isang kasinungalingan na paratang. Sabi pa ni Alex, Tol, tibayan mo lang loob mo. Lalaban tayo. Wala sa dugo ng mga Librada ang inaapakan. Tandaan mo yan, Tol. Ito ang patunay na sa panahong ito, kaisa pa rin ni Tekla ang kanyang pamilya na naniniwalang hindi magagawa ng komedyante ang mga akusasyon sa kanya ng live-in partner at ang ina ng bunso niyang anak. Nagsalita na rin ang apo ni Dolphy na si Roel Quizon na kaibigan ni Super Tekla, pati ang isang manager sa dati nilang pinagtatrabahuhan na Clowns Comedy Bar. Ito ang sinasabi ni Roel Quizon sa kanyang post. Di na ako makapagtimpi sa iyo. Nakita ko kung gaano kami nahal ni Tekla. Tomboy ka, di ba? Pag may show si Tekla, kasama mo pa jowa mong babae. Nilunok ni Tekla yung galit, maging masaya ka lang. Pati tropa ng jowa mo na isang katutak ang ino-order sa bar, makapagpasikat ka lang lahat ng order nyo. Anli, yung taong nagpe-perform, abono pa sa talent fee niya sa laki ng bill ng na-order ninyo. Masyado mong pinasama si Tekla. Nakasama ko si Tekla sa backstage ng Clowns. Tumatawag siya sa iyo. Tinatanong ka kung anong gusto mong kainin after ng show niya. Mahal na mahal ka ni Tekla kahit abusado ka. One time, pumunta ka sa backstage. Kinukulit mo si Tekla na nasa labas na yung magdadala ng S. Inaway mo pa si Tekla. Alam mong magsushow yung tao. Sa kabila ng galit ni Tekla, isinantabi niya yung inis. Hindi nagkulang si Tekla sa iyo o sa inyo. Sadyang abusado ka lang. Hindi pa nagsisimula ang show ni Tekla. Nagre-reklamo ka na. Ubus na yung bucket na nilapag sa mesa niyo.
ganun kakapal ang mukha mo. Nagtatrabaho yung tao para lang kasiyahan ang tropa mo at jowa mong babae. Alam mo kung saan ka parteng naging bobo, Michelle? Nagreklamo ka sa Raffy Tulfo in Action na ikaw mismo ang maglalaglag sa sarili mo. Very wrong ka. Akala mo naka-jackpot na kayo, na binigyan kayo ng financial ng ganun-ganun lang. At eto naman ang post ni Marlon Limpin, na dating manager ng Clowns Comedy Bar. Eto pagawain yan. Manager ako ng Clowns. Gagamitin niya phone ni Tekla habang tulog at itetext ako na nanghihiram ng 20,000 pesos. Akala ko si Tekla, sasabihin mo over ang gamit ng ATM. Yung pala, ikaw lang Michelle ang kausap ko at napahiram pa kita. Tapos susugal mo lang at pang-ES. Ilan na ba kami niloko mo? Ultimo si Bubay at Donita Nose at manager ni Tekla. Ginawa mo rin yan gamit phone ni Tekla. At ito pa, nag-book ka ng show sa inquiry sa phone ni Tekla at kukunan mo lang nang down ang kawawang si Tekla sa kahihiyan at babalik niya mga pera na ginalaw mo. Kawawang Tekla, at ninanakawan mo pa siya talaga. Kada tulog siya, paano ka hindi tataguan ng pera ni Tekla? Sa programang Wanted sa radyo ni Raffy Tulfo, iminungkahi ng mga netizens na ipa-drug test at lie detector test si Michelle Lor Banaag, ang nagre-reklamong live-in partner ni Super Tekla. Ito ay matapos na mahati ang opinion ng mga taong sumusubaybay sa kontrobersyang ito laban sa komedyante ng GMA. Nang hingin ni Raffy Tulfo ang permiso ni Banaag ukol sa mga test, pumayag naman ito. Sasailalim din sa mga nasabing test ang lahat ng tumatayong testigo ni Banaag laban sa kanyang live-in partner na si Super Tekla. Sa ganitong paraan, malalaman kung talagang nagsasabi ng totoo si Banaag sa dumarami pa niyang mga paratang at akusasyon laban kay Super Tekla. Nang tanungin siya ni Raffy Tulfo kung handa ba siyang magpa-drug test at magpa-lie detector test. Sige po, anytime po sir. Lahat po yan, handa po akong harapin. Ito ang diretsong sagot ng live-in partner ni Tekla nang tanungin siya ni Tulfo kung papayag siya sa mungkahi ng netizens na ipa-lie detector at drug test siya. Anumang oras ay maaari raw pumunta ang staff ng programa ni Tulfo kasama ang mga magsasagawa ng test at ito ay sadyang biglaan. Kasama rin sa isa sa ilalim sa mga test ang mga testigo ni Michelle na naglabas din ng pahayag laban sa komedyante. So ito yung update natin ngayon mga kaibigan tungkol sa kasong kinakaharap ngayon ni Super Tekla. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para every time meron akong bagong upload, manonotify kayo. Once again, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to share this video. Thank you once again and God bless.